Isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat. Talagang natutuwa po ako na surprise pero mas enjoy ako. Sapagkat unang misa ko, matagal na rin akong hindi nakapag-misa po. Dito, at naalala ko maski nandito ako noon, iba ang slot ko. Ngayon lang po ako nag-Saturday Mass. So, today is the fifth Sunday of Lent, and last Sunday was the fourth Sunday of Lent. It was called Letare, in Latin meaning rejoice. During Lent, we use letare. If Advent, we use gaudete. Gaudete, letare, in Latin. The same meaning in English, rejoice. Pwede mo pakitapik yung katabi, pakisabi mo, magsaya ka. Ang saya, no? So the fourth week of Lent, kasi itong Saturday na ito, actually, fourth pa, kaya lang, we call it anticipated. But liturgically speaking, we don't use anticipated anymore. We use, this is the fifth Sunday of Lent. Amen? Pero as Saturday, bahagi pa siya ng week four of Lent. So it reminds us, let's rejoice because there is hope and happiness in the midst of challenges that come our way. Muli, pakibulong po sa katabi, ano ba ang trials and challenges mo? Yan, di ba? Lahat tayo meron eh. Pero yung ika nga sa national at international scene, ito ang mga challenges. Nandiyan pa rin si pandemic at the new subtype of Omicron is a combination of Delta and Omicron. Grabe, no? Hindi pa tapos. Lockdown sa Shanghai. 1 month and how many days ago, Putin invaded Ukraine. In the contemporary society, we could see a madman killing innocent children, women, and civilian. And the world is just staring as Putin keeps on bombarding the cities, beautiful cities of Ukraine, beautiful people with bombs. Ito po ang tunay ng mga pighati na ating nararanasan. At ito, isang buwan at isang linggo na lamang, mainit-init ang eleksyon. Ilan na sa atin, sa pamilya, kaibigan, katrabaho ang hindi nagpapansinan sapagkat hindi matanggap ang kanyang kandidato. So tunay na mga mayroong pagsubok sa buhay. Kaya, ano natin? Anong gagawin natin sa mga ganitong pagsubok? Balikan po natin ang Ebanghelyo. Nakakatuwa. The four Sundays, we started with the temptations of Jesus. That's the first week of Lent. Ang tukso na mga naranasan ni Jesus. Second Sunday, the transfiguration, ang pagbabagong anyo. It's a beautiful thing to reflect on. Why the second Sunday of Lent, there is already transfiguration. One of the reasons, transfiguration is the anticipation of Christ's glory. May problema tayo? Anticipate immediately your glory. May problema ka sa asawa mo? Unahan mo na. Anticipate. Malulutas din yan. So, third Sunday, the parable of the fig tree. Ang may-ari, gutom, walang bunga, puputulin na sana. Ang sabi ng hardinero, wag pa. Give that tree a chance. One more year, baka bumunga. And then last week, it's about the prodigal son, ang alibughang anak. So with this, ito yung masasabi natin. And to sum up, these four Sundays, ito ang ibig sabihin. Pwedeng magbago, pwedeng mamunga,
pwedeng magbagong anyo. Amen? Di ba napakaganda? Sa gitna ng mga pagsubok, pwedeng magbago, pwedeng mamunga, pwedeng magbagong anyo. Kaya ang ganda rin sa Pilipino, sa Tagalog, may pag-asa at kagalakan sa gitna ng kahirapan. Napakaganda ng Kwaresma. Paalaala, let's rejoice because we could change for the better, we could bear fruit, and we could transfigure. Tingnan niyo po ang figure ng inyong katabi. O diba, magta-trans yan. It could go beyond. Meaning, don't concentrate on the external. Go beyond its internal. Magsaya sapagkat pwedeng magbago, mamunga at magbagong anyo. At ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili. Sa nga ikang limang linggo ng Kwaresma, nagbago ba tayo? May change of heart bang nangyari? May pagbabago ba sa ating ugali? Hindi ka na ba chismosa? Hindi ka na ba seloso? Hindi ka na ba tamad? So ang ganda, no? May pagbabago ba? Kaya nga ang talinghaga ng alibughang anak nung isang linggo, the parable of the prodigal son, kinuha ang mana, binenta, nilustay ng babae, sumugal, nagkaroon ng tagutom sa lugar, wala ng pera, no money, no honey, hindi na makakain, kaya doon na lamang nag-alaga ng mga baboy at ang kinakain ng mga baboy ay siya ng kanyang kinakain. But the beauty of the parable of the prodigal son, he came into his senses. Nauntog. Nung nauntog, nagkaroon ng ulirat. Sabi niya, babalik ako sa aking ama. Mas maraming pagkain doon at sabihin ko, huwag mo na akong ituring na bilang anak. Nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Pero ang ama na andoon, naghihintay. And there was no infliction of guilt at all. Kaya ba yon? Sino yung mga amang lumapit ang inyong mga anak? O isang anak at sabi, Dad, Papa, Tay, kunin ko na mana ko. Ha? Gusto mo? Baka ibang ibigay. Ano? Tapos, kabaitan mo, binigay, nilustay naman. Tapos, nung bumalik, nandoon ka with open arms. Wow! Oh, beautiful story. The parable of the prodigal son. But, today, fifth Sunday of Lent, maganda yung Gospel from John chapter 8 verses 1 to 11. I just love yung alibughang anak, parable. This John 8 verses 1 to 11 is a real story. Naganap na kwento. Ano yun? Ang babaeng na huling nakikiapid. A woman caught committing adultery. Gustong-gusto kong i-dramatize yan eh. Pakitanong ho ulit yung katabi, sino ba ang kontrabida sa buhay mo? Yan, di ba? Sa buhay ni Jesus, itong mga eskriba at mga pariseyo, naku, parang talagang kinakaladkad yung babaeng nahuli. Ha? Teacher, this woman was caught in a very act of committing adultery. At sinaitpan nila yung law of Moses. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. So, what do you say? Hindi naman nila talaga concern yung batas eh. Ano yun? According to the Bible, they said this to test him so that they could have some charge to bring against him. Para lang may masabi at mayroong magawang hindi maganda kay Jesus. Pero look at Jesus. Dilema. Pag sinabi niyang wag niyong batuhin. Nako! Ito ba ang sinasabi niyong propeta? Ito bang anak ng Diyos? Hindi sunusunod ang batas ni Moses. Pag wala namang sinabi, kita nyo, wala, walang alam. Ito bang anak ng Diyos? Sabi nga nila,
May sinabi ka, wala kang sinabi, you are damned. No? So with that, ang galing ni Jesus. Si Jesus, hindi sumagot ng salita. What Jesus did was, he bent down and began to write on the ground with his finger. Yumuko, sumulat. Eh, kinukulit. Ano masasabi mo? Ay, di nagsalita, napilitan. Ang sabi lang naman ni Jesus, okay, ganon. Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her. Yung walang kasalanan, sige, siyang unang bumato. Yumuko ulit. May sinulat na naman. Aba! Pag ano niya, tindig niya, etong nangyari. Ano ang sabi sa Biblia? And in response, they went away one by one, beginning with the elders. Ano ibig sabihin yon? Ako nag-isip lang, alam nyo naman siguro yon. Bakit na unang umalis ang mga may edad? Sorry po, pero ito lang, pwede. Mas matanda, mas maraming kasalanan. Eh, anyway, that's my interpretation. And anyway, hindi, umalis oh. Nag-umpisa sa matanda. Tapos sabi doon, eto na. So Jesus was left alone with the woman before him. Di dalawa na lang sila. And this is the beauty of that conversation. Jesus said and asked, has no one condemned you? Wala na bang naiwan para ikaw ay i-condemn? Ang sagot ng babae, no one, sir. And Jesus answered, neither do I condemn you. Go, and from now on, do not sin anymore. Jesus knew her sins, but Jesus did not inflict any guilt at all. Napakaganda. Gusto natin magbago ang tao. Don't inflict guilt. And because of that, no infliction of guilt, the woman felt accepted and loved. She felt it. She experienced that. That changed her. Yan ang nagpabago sa kanya. And she followed Jesus. And according to the story, if she was that woman, she became a saint. Wala ba tayong mga kamay? Palakpakan natin ang babae sa tunay na kwento ng buhay nung kapanahunan ni Jesus. Letare, rejoice. Bakit? Pwedeng magbago. And what is Lent? Lent is a journey. Ang Kwaresma, isang paglalakbay. Isang espiritual na paglalakbay. Para ano? To become holy. Kaya ngayon, pwede talagang magbago. Panghuli, tapikin mo na uli ang iyong katabi. Sabihin mo, pwede ka magbago. Pwede kang maging santa, pwede kang maging santo, pwede kang maging banal. Feel mo? Feel ko. Gets mo? Gets ko. Gawin mo? Gagawin ko. Amen. Close your eyes, bow your heads. In this fifth Sunday of Lent, we are reminded, isang paalaala, pwede tayong magbago. At sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, pwedeng magsaya sapagkat may pag-asa. Pwedeng maging banal. Amen.